Ang China, ang isa sa pinakamahirap na bansa bago ang rebolusyon noong 1949, at naging pangalawang pinakamayamang bansa na ngayon sa buong mundo. Na halos malagpasan na nito ang Estados Unidos sa sobrang yaman. Pero paano nga ba yumaman ang bansang China? At bakit makalipas ang ilang dekada ay unti-unti na itong bumabagsak ngayon? At bakit may mga nagsasabing peke lang di umano ang kayamanan ng mga Chino? Yan ang ating aalamin ngayon. Ang kahangahangang pagbabagong pang-ekonomiya ng China sa nakalipas na ilang dekada ay maaaring mayugnay sa isang serye ng mga estratehikong reforma at patakarang pinasimula ni Deng Xiaoping simula noong huling bahagi ng 1970. Bago ang mga reforma, ang China ay higit na agraryo at may sentral na planong ekonomiya sa ilalim ni Mao Zedong. Ang panahon na humaantong sa mga reforma ay minarkahan ng makabuluhang kaguluhan, kabilang ang Great Famine, ang Cultural Revolution, at isang pagtutok sa kolektibisasyon at kontrol ng Estado sa ekonomiya, na lubhang naglimita sa produktibidad at pagbabago. Noong Disyembre 1978, kinilala ni Deng Xiaoping at ng iba pang mga pinuno ang pangangailangan para sa reforma sa ekonomiya upang matugunan ang mga kabiguan sa mga nakaraang administrasyon. Ang ikatlong plenary session ng 11th Central Committee ng Chinese Communist Party ay minarkahan ng simula ng patakarang reforma at pagbubukas. Ang inisyatiba na ito ay naglalayong gawing moderno ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga mekanismo sa pamilihan, habang pinapanatili ang kontrol ng Partido Komunista sa sistemang pampolitika. Kasama sa mga reforma ni Deng, ang pagtatatag ng Special Economic Zone sa mga lungsod tulad ng Shenzhen, na nagpapahintulot para sa mga dayuhang mamumuhunan at pag-ampon ng mga kapitalista. Ang mga zone na ito ay nagsilbing testing ground para sa liberalisasyon ng ekonomiya, na nagbigay din sa pag-akit ng mga dayuhang negosyante at pagpapaunlad ng entrepreneurship. Ang kolektibong sistema ng pagsasaka ay binuwag ng gobyerno, na nagpapahintulot sa mga magsasaka na pamahalaan ang kanilang sariling mga kapirasong lupa. Ang pagbabagong ito ay makabuluhang nagpapataas ng produktibidad sa agrikultura at kita sa kanayunan, na naglalagay ng batayan para sa karagdagang industrialisasyon. Ang China ay aktibong naghahangad ng dayuhang pamumuhunan, na naging isang mahalagang tagapagtulak ng paglago ng kanilang ekonomiya. Noong unang bahagi ng 90s, lumakas ang FDI, o Foreign Direct Investment, na humahantong sa pagtatatag ng maraming dayuhang namuhunan sa China, na nagambag sa produktibidad at mga pagsulong sa teknolohiya ng China. Ang mga makabuluhang pamumuhunan sa infrastruktura, kabilang ang transportasyon at enerhiya, ay nagpadali sa mga aktibidad sa ekonomiya. Ang mga proyekto tulad ng Three Gorges Dam at ang pagpapalawak ng mga high-speed rail network ay sumuporta sa paglago ng industriya at pinahusay na koneksyon nito. Ang mga reforma ay nag-ahon sa mahigit 400 milyon katao mula sa kahirapan na kumakatawan sa isa sa pinakamalaking pagbawas sa kahirapan sa kasaysayan ng mamamayan ng Beijing. Ang paglago sa gitnang uri ay nagpalakas din ng domestic consumption na higit na nagtutulak sa paglago ng ekonomiya. Ang pag-unlad ng ekonomiya ay humantong sa pag-usbong ng isang bagong mayayamang uri sa China na may maraming individual na nag-iipon ng malaking kayamanan. Ang demografikong pagbabagong ito ay naka-impluensya sa mga pandaigdigang pamilihan, partikular sa mga luxury goods at real estates. Sa kabila ng mga tagumpay nito, nahaharap ang China sa ilang hamon, kabilang ang pagkasira ng kapaligiran, pagtaas ng mga gasto sa paggawa, at ang pangangailangan para sa patuloy na pagbabago. Ang gobyerno ay nakikipagbuno din sa mga isyu na may kaugnayan sa katiwalian, at ang balanse sa pagitan ng paglago ng ekonomiya ay kontrolado na ng politika. Nilalayo ng China na lumipat tungo sa isang mas sustainable at innovation-driven na ekonomiya na ginagamit ang mga teknolohikal na pagsulong nito at palawakin ang pandaigdigang impluensya nito sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng Belt and Road Initiative. Ang pag-angat ng ekonomiya ng China sa nakalipas na ilang dekada ay isang komplikadong interplay ng historikal na konteksto, mga estratehikong reforma, at pandaigdigang integrasyon na nagre-resulta sa isang makabuluhang pagbabago,
mula sa isang mahirap na bansa hanggang sa pag-usbong ng China tungo sa malaking tagumpay. Dahil na rin sa marami na ang mga dayuhang namuhunan dito at gumawa ng kanilang mga negosyo. Habang umiikot ang mundo, at tinitingnan nito ang mga kaganapan na nangyayari sa kalupaan ng China. Hinugupit ito ng isang nakakahawang virus na tinawag itong COVID-19. Nagsimula ang pandemya ng COVID noong huling bahagi ng 2019 sa Wuhan, China. At mabilis na umakyat sa isang pandaigdigang krisis sa kalusugan. Ang paunang pag-aalsa ay humantong sa malubhang mga hakbang sa pagpigil ng nakakahawang virus. Kabilang ang mga pag-lockdown sa mga syudad, mga paghihigpit sa paglalakbay, na makabuluhang nakagambala sa pang-araw-araw na buhay at pang-ekonomiyang aktibidad. Ang pandemya ay nagdulot ng matinding pagbaba sa aktibidad ng ekonomiya. Ang mga sektor ng pagmamanupaktura at serbisyo ay nakaranas ng mababang record sa output, na ang mga benta ng mga sasakyan ay bumagsak sa 80% at ang mga export ay bumaba ng 17.2% sa unang bahagi ng 2020. Nakita ng mga analyst ang pag-urong sa GDP o Gross Domestic Product ng China para sa unang quarter ng 2020. Naminarkahan ang unang pagbaba mula pa ng magsimulang magulat ang bansa ng quarterly data noong 1992. Ito ay nagpapahiwatig ng mas malawak na paghina ng ekonomiya dahil parehong naapektuhan ang domestic consumption at international na kalakalan dahil sa pandemyang ito. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay lumampas sa agarang pagkagambala, bumagal ang paglago ng industriya ng China, at bumaba ang mga import at export na humahantong sa isang makabuluhang pagbawas sa mga rate ng paglago ng GDP. Sa kabila ng ilang mga pagbawi, ang ekonomiya ng China ay nahaharap rin sa maraming hamon, tulad ng pagbawas sa konsumo at pagkalugi ng maraming negosyante sa bansa. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng China ay nagkaroon ng mga ripple effect sa buong pandaigdigang ekonomiya, partikular na nakakaapekto sa mga bansang lubos na magkakaugnay sa China. Ang pagkakaugnay na ito ay humantong sa mga pababang pagbabago. Ang pandemyang COVID na pinasimulan sa China ay hindi lamang nagdulot ng agarang kaguluhan sa ekonomiya, ngunit nagdulot din ito ng isang serye ng mga hamon na nakaapekto sa kapwa, sa domestic at sa pandaigdigang ekonomiya. Matapos ang pananalasa ng pandemyang ito, inumpisahan ng China na bumangon mula sa malaking pagkalugi. Habang sumisikat ang araw sa Beijing, noong January 1, 2023, ang hangin ay umalingaungaw sa optimismo. Pagkatapos ng 3 taon ng mahigpit na paghihigpit sa COVID-19, ang ekonomiya ng China ay nakahanda para sa isang matatag na paggaling. Inalis ng gobyerno ang mga lockdown sa mga syudad at bayan, at inaasahan ng mga mamamayan ang pagbabalik sa normal, na handang ilabas ang nakakulong na demand ng consumer. Ang unang quarter ay nakakita ng isang kahanga-hangang paglago ng GDP na umabot sa 4.5% na lumampas sa mga inaasahang bilang. Gayunpaman, ang paunang pag-akyat na ito ay panakip-butas lang pala upang matakpan ang mga pinagbabatayan na kahinaan na malapit ng lumabas. Sa pagbukas ng tagsibol, ang optimismo ay nagsimulang humina. Ang ikalawang quarter ay nagdala ng nakakadismaya na balita. Ang paglago ng GDP ay bumaba sa mga inaasahan sa merkado na umabot na sa 6.3%. Sa kabila ng nababanat na high-tech na sektor at umuusbong na industriya ng mga serbisyo, ang ekonomiya ay nahaharap sa mga hadlang mula sa naghihirap na real estate market at tumataas na mga utang ng lokal na pamahalaan. Ang dating umuunlad na sektor ng mga ari-arian na bumubuo ng humigit kumulang 30% ng GDP ay nasa gitna na ng kaguluhan. Nasa bingit na rin ng pagbagsak ang mga developer, ang pagbagsak na ito ay nagpadala ng mga ripple effect sa ekonomiya na humahantong sa pagbaba ng kumpiyansa. Sa kalagitnaan ng taong 2023, pumasok ang China sa panahon ng deflation, isang kababalaghan na hindi nakikita sa ilang mga dekada. Hanggang sa umabot na ang buwan ng Nobyembre, mas bumagsak pa ang presyo sa 0.5% na tinitingnan ito bilang isang pinakamatinding pagbaba sa nakalipas na 3 taon.
Ang mga mamimili na nag-iingat mula sa mga nakalipas na taon ng pandemya ay nag-atubiling gumastos ng kanilang mga pera. Ang dating makulay na mga kalye ng Shanghai at Beijing ay mas tumahimik. Ang mga pagtatangka ng gobyerno na pasiglahin ang ekonomiya sa pamamagitan ng mga hakbang sa pananalapi ay sinalubong ng pag-aalinlangan. Ang salaysay ay lumipat mula sa pagbawi tungo sa kaligtasan, habang ang bansa ay nakikipagbuno sa katotohanan ng kanyang pang-ekonomiyang suliranin. Samantala, sa pagpasok ng taong 2024, mas pinalawak pa ng China ang kanyang control at pag-angkin ng mga sovereignty sa mga kalapit bansa nito, na nagbunsod ng malaking galit sa mga katabi nitong bansa. Na umabot pa sa punto na gagamitin ng China ang malakas nitong militar, upang makapangangkin pa at mapalawak ng husto ang kanilang bansa. Subalit hindi ito nagustuhan ng Estados Unidos na pumalag sa mga masasamang aksyon ng China. Hanggang sa nasangkot na ang Beijing sa malaking gulo dahil sa mga hindi makataong layunin, na isa rin sa malaking dahilan kung bakit unti-unting nagsialisan ang maraming mayayaman na mga investors sa kanilang bansa. Dahil na rin sa kadahilan ng posibleng umabot pa ang gulong pinasok ngayon ng China sa malaking digmaan, kung ipagpapatuloy pa nito ang pagiging mapagmataas sa ibang mga bansa. Dahil sa mga masasamang hakbang na ito ng China, napansin ito ng mga malalaking negosyante at mamumuhunan sa bansa nila, na naging dahilan upang mag-collapse at magsara ang 40 bangko. Isa rin sa dahilan ng malaking pagkalugi ng China, ay ang pagbigay ng kalikasan ng malawakang pagbaha, na sumira sa milyon-milyong mga ari-arian at pangkabuhayan. Tila ba nilugmok ng husto ang bansang China ngayon, dahil matapos ang malawakang pagbaha sa lungsod nila, ay tinamaan din ito ng dambuhalang buhawi, na dinagdagan ang pinsala sa kanilang mga syudad. Ang ekonomiya ng China ngayon ay mas bumaba pa ng husto, dahil sa maraming problema na kinakaharap nito, at totoo na pineki na lang ng China ang kanilang pagkamayaman sa mga panahong ito, upang matakpan ang malaking hamon at delubyo na hinaharap nila. At para na rin mataas pa ang tingin ng ibang mga bansa sa mga Chino, upang hindi sila kutsain ng mga ito. Pero wala namang usok na maitatago nila habang buhay, lalabas at lalabas din ang totoong mga nangyayari sa gobyerno nila, kahit pilit pa nila itong itago. Naniniwala ka ba na ang pagbagsak ng ekonomiya ng China ay isa na sa mga senyales ng kanilang karma? Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.